Should you confess kung nag-cheat ka sa partner mo? Aaminin mo ba ito sa kanya or hindi? Actually, I made this video dahil mayroong nagtatanong sa akin and naguguluhan sila at the same time natatakot sila sa maaring resulta. Kaya sa video na ito ay ibibigay ko yung 6 na dapat mong consider and after that, sabihin ko yung personal na choice ko kung aaminin ko ba o hindi. Anyway, kung hindi nyo pa ako kilala, just call me or Kuya M. And of course, don't forget to give me a thumbs up. At pakishare na natin itong video na to. Tara, simulan na natin. Guys, wala ako sa lugar na mang-judge sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi kita kinakahiya. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal pa din kita. Dahil lahat naman tayo may mga pagkukulang, may pagkakamali na kailangan natin itama. At ang isa siguro na way na kailangan mong gawin para maitama mo ito ay ang aminin sa kanyang katotohanan. But anyway, choice mo pa din. So itong 6 na sasabihin ko sa inyo ay maaari nyong i-consider kung magko-confess kayo o hindi. Number 1, should you confess? Yun yung paulit-ulit mong tanungin sa sarili mo. Iko-confess ko ba ito hindi? May guts ka ba o wala? Kapag nakapag-decide ka na, i-consider mo na din itong number 2. Dapat maintindihan mo yung mga circumstances. Of course, nag-cheat ka. May circumstances yan. Maaring magalit siya sa'yo. Maaring ipahiya ka. Maaring ipakulong ka kung mag-asawa kayo. Maaring katapusan na ng buhay. And number 3. How would your partner react? Meron yung iba na violent. Maaring saktan ka nila. Maaring anong gawin sa'yo at sa kung sino man yung kasama mo na nag-cheat. Of course, kilala mo naman yung partner mo. Kilala mo kung paano siya magalit. Kilala mo kung ano yung reaction niya pagdating sa mga ganyan na situation. Okay? Number 4. How will be your confrontation affects your friends and families? Siya pa yung partner na kapag na-open mo, if ever, ay aayusin yung dalawa. Hindi na ito aabot sa iba. Okay? Hindi ba maapektuhan yung family nyo? Hindi ba maapektuhan yung mga friends nyo? Consider mo din yan. And number 5, handa ba kayong makalimutan ang lahat? Or kalimutan ang lahat? Dahil sometimes, yung nag-cheat, lalong-lalo na kung inatake ng konsensya, hindi niya ito nakakalimutan. So, ang tanong, handa ka ba? Or handa ba siya nakalimutan ang lahat after mo na mag-confess sa kanya? At ito ang pinakamahalaga talaga. Last but not the least, can you live with guilt? Pag inamin mo sa kanya, mababawasan yung guilt, yung konsensya. Pero kung hindi mo aminin sa kanya, baka pa yung konsensya or yung guilt ang papatay sa'yo. Baka hindi ka makatulog niyan. Baka hindi ka makafocus sa trabaho mo niyan. So, you need to consider, are you ready to live with guilt? So, yan yung 6 na maaari mong consider or pag-isipan ng mabuti bago ka mag-confess sa kanya. So, ang tanong, personally, kapag ako ang nag-cheat, anong gagawin ko? Napakahirap aminin kasi nga sa una, natatakot ka sa consequences. Ang hirap umamin ng kasalanan. At the same time, ang hirap humingi ng apology. Pero, pipiliin ko ang umamin. Ano man ang maging resulta. Kasi, hindi ko kayang mabuhay na guilty ako sa ginawa ko. Ang hirap matulog. Ang hirap na sabihin mo na mahal mo siya, pero yun pala meron kang tinatago na kalokohan. Meron kang ginawa sa kanya. Ang hirap na nakikita mo na minamahal ka, pinapahalagahan ka, pinoprotektahan ka, pero yun pala niloko mo siya. Nag-cheat ka sa kanya. Kaya mo bang mabuhay doon? And hindi lang yan. Alam natin na kasalanan yun. Kasalanan sa Diyos yun. Maybe maitago mo sa partner mo, pero sa Diyos, hindi mo yan maitatago. At maaaring yan pa yung dahilan na magdadala sa'yo sa impyerno. So you need to consider that. Mas maganda na din na piliin mo na aminin sa kanya. Oh, sinampal ka man. At least kapag hindi na ganun kasakit, ni makakalimutan mo din yon. Than yung mabubuhay ka, nakalaban mo ang konsensya mo, na guilty ka, at ang impyerno ang direksyon mo. Kailangan mong pag-isipan yan, kapatid. Ngayon, ang tanong, ano ba ang pipiliin mo? Just comment down below. Babasahin ko at pupusuan ko lahat ng yan. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless everyone.